hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman ngayon. Nalulungkot ako dahil nawala ka na. Pero mas nalulungkot ako dahil hindi talaga kita nakilala. Pasok sa kwarto mo, doon ka na matulog para makabawi ka ng gusto sa puyat mo sa lamay ng lola mo. Okay lang po. Baka nagugutom ka, magpapahain ako. Hindi po ako nagugutom. Siguro, hindi ka palang nasasanay sa buhay dito sa probinsya. Palibasa, lumaki ka sa Maynila. Sa pamumuhay na mabilis, hindi ka gaya dito. Napakabagal ng takbo ng oras. Bawat segundo, mararamdaman mo ang patak. Kung minsan, pinagsisisihan ko na pumayag ako sa kagustuhan ng mga magulang mo na palakihin ka sa Maynila. Bakit po? Dahil sinasadya nilang huwag kang maging malapit sa akin. Hindi nila gustong mamulat ka sa mga makalumang tradisyon na ating angkan. Siguro kung di pa namatay ang lola kontsa mo, hindi ka na mauwi rito. Ayaw nga ni na mama at papa na maiwan ako dito eh. Ako lang yung mapilit. Alam ko, hahanap-hanapin mo rin ang pinag-ugatan mo. Ang pinagmulan mo. Bueno, kung magutom ka, magpasabi ka lang, ha? Nagpaluto ako ng espesyal na ulam. Gusto ko matikman mo. Sige. Papahamak pa ako. Eh, anong gusto mo? Mag-usap tayo na magkalayo. Camille, bakit ganun yung lolo mo? Parang hindi tumatanda. Ewan ko. Isipin mo, magkasing edad pa sila sa lola ko, ha? Sumama ka sa akin. May pupuntahan tayo. Saan? Sa sementeryo. Bakit? Basta sumama ka na lang sa akin. Diga na! Ulit-ulit na napapanaginipan ng isang dalaga ang lola niyang kapapanaw pa lamang. Ngunit hindi ito pangkaraniwang pagbumulto, kung hindi isang paghingi ng saklolo.
Eh, saan pa tayo pupunta? Eh, baka hanapin ako ng lolo ko eh. Basta, malapit na tayo. Alam mo, iba talaga ang trip mo, no? After almost 12 years, dapat magkwentuhan lang tayo, kamustahan, eh, dito mo dinala sa sementeryo. Nakakainis. Parang hindi weird naman tayo mo nag-email at nag-chat-chat. Tsaka, ba't parang ang bilis uminit ng ulo mo? Eh, lagi kang false alarm eh. False alarm? Oo, no. Eh, kala ko kung anong papakita mo sa akin, eh, okay lang pala yung puntod ni Lola Concha. Eh, hindi naman yun ang ipapakita ko sa'yo eh. Ano? Yan. So, kinalkal lang ng aso. Di ba? Hindi aso ang may gawa niyan. Buso. Ano? Buso. Sila yung kumakain ng mga bagong libing. Uy, pero hindi, walang ganyan, no? Diba? Kung sa Maynila, siguro. Pero iba dito. Nakuwento sa akin ng lola ko. Nakakatakot na halimaw daw ang buso. Pero sa katagalan, nakukuha nila ang anyo at katangian ng mga tao. Dahil sa hilig nilang kumain dito. Nagpapaniwala ka sa mga kwentong ganyan. Kahit na itong araw nang nakalibing, hinuhukay at kinakain pa rin nila. Kaya nga naglagay ng bantay dito. Kaso, ningas kugon. Kaya bumalik sila. Paano na ang lola mo? Ano, paano? Kahapon lang nilibing ang lola mo. Siguradong umaaligid ang buso sa puntod niya. At sigurado rin na siya ang susunod na mabibiktima pagtapos nito. Pwede ba? Tigilan mo nga sa pananakot na ganyan. Alam mo, hindi nakakatawa yan, ha? Hindi ako nananakot. Sinasabi ko lang ang totoo. Para handa ka. Hindi ka ba nagtataka kung nasaan yung nakalibing sa puntod na yan? Ang mga buso ang tinatagong sikreto ng bayang ito. Pero walang nakakakilala kung sino sila. Pero alam ng mga taong may buso na umaaligid sa mga puntod dito. Naghihintay ng susunod nilang makakain. Alam mo, ang weird mo kung saan-saan mo nakuha yung mga kwentong ganyan. Halika na nga, parang nakakatakot na dito eh. Buso ang tinatagong sikreto ng bayang ito. Pero walang nakakakilala kung sino sila. Alam ng mga taong may buso na umaaligid sa mga puntod dito, naghihintay ng susunod nilang makakain. Bakit hindi mo tinulungan?
naman siya? Ba't wala ka dito? Magpakita ka sa akin. Natuklasan ni Camille ang tungkol sa buso. Ang mga nilalang na ayon sa matatanda ay kumakain ng mga sariwang bangkay. Dapat bang mangamba si Camille para sa bangkay ng kanyang Lola Concha na laging dumadalaw sa mga panaginip niya? Kailan mo ba binabalak bumalik sa Maynila? Sa isang linggo na po. Oh, hindi mo ginagalaw yung pagkain mo. May problema ba? Lolo, lahat kong nakapanigilan si Lola Concha eh. Humihinga siya lang sa akin ng tulong. Hindi ko alam kung bakit. Hindi pa siya nagpaparamdam sa'yo. Hindi. Gusto ko nga siyang makita kahit sa panaginip lang. Pero hindi niya ako pinagbibigyan. Kaya, bakit siya humihingi ng tulong sa akin? Ano totoo yung sinabi ni Leandro sa akin? Sino Leandro? Ano sinasabi niya? Si Leandro po yung kababata ko. Sabi niya sa akin, baka nanganganib yung bangkay ni Lola eh. Dahil sa mga buso. Lola, alam mo kung yung buso? Iha. Puro kalokohan ang sinasabi sa'yo ng kaibigan mo yan. Mula ngayon, wag ka nang makikipagkita sa kanya kung ano-ano ang ipinapasok sa utak mo. Sige na, kumay ka na. Wala na pong hanggang. Excuse me. Ligtas mo ako, Apo. Nandiyan na sila. Parang ang awa mo, Apo. Ang paulit-ulit na panaginip ang nagtulak kay Camille upang puntahan ang puntod ng kanyang lola. Ngunit, may madatnan pa kaya siya? Naunahan na tayo ng buso. Camille, mabuti pa siguro. Umalis na tayo. Humihingi muna tayo ng tulong. Lola, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Lola. Camille,
Camille. Lolo? Ang ginagawa mo? Ba't mo inukan bangkay ni Lola? Panahon na para malaman mo ang totoo, iha. Ang iyong lolo, Concha, hindi siya naniwala sa akin. Pati ang mga magulang mo. Ayaw nilang maniwala sa akin na nakakapagpahaba ng buhay ang pagkain ng bangkay. Ikaw yung buso? Kumakain ka ng mga bangkay? Gusto mo maging immortal? Gusto mo mamanang kapangyarihan ko? Yan naman ang dahilan kaya ka nagpaiwan dito, di ba? Di ba? Gusto mo makilala ang angkan natin. Well, kilala mo na ngayon. Halika. Halika na! Ayoko! Napakadali, napakadali lang. Ayoko! Kainin mo lang. Kainin mo magali lang. Ayoko! Kainin mo mga matulad ka sa akin. Ayoko! Kainin mo na to, iha. Ayoko! Hindi ako maaaring mamatay. Mabubuhay ako. Pamahiin na ang huling umalis sa 1,000 ang siya raw susunod sa hukay. Ito kaya ay may katotohanan o paraan lamang ito upang magkita muli ang isang pumanaw at ang kanyang iniwan. Iwan mo muna ako mag-isa. Sigurado ka? Hindi ko kayang wala ka. Kalilibing lang ng kaisa-isang anak ni Rose, kaya lugmok siya sa kalungkutan. Ngunit ang hindi inaasahang pagpaparamdam ng anak ang maghahatid kay Rose ng pansamantalang kaligayahan na unti-unti ring mapapalitan ng katatakutan. Saan ka ba nang galing? Tagal namin naghintay sa parking. Kuya, di ba may pamahiin na delikado yung huling umaalis sa libing?
Mayan? Saan ba nang galing yung lobong yun? Ka nandito. Ano nangyari? Orphan. Nandito si Gino. Nagpapasama siya na lumukutaw. Huwag natin siya iwan. Nalumukutaw anak mo. Thank you. Kuya? Kuya, anong sabi? As usual, expected naman daw ang depression ni Rose dahil sa nangyari kay Gino. Pinapatuloy lang ni Doc yung medication. Hayaan lang daw natin siya. Bakit? Naalala ko lang. Di ba sabi ni Ate Rose na... Kuya, di ba sabi ni Ate Rose, may nakita siyang lobo doon sa kwarto niyo? Oo. Di ba si Gino mahilig sa lobo? Tapos may dala siyang pulang lobo nung nabundol siya ng truck. Kuya, hindi kaya si Ate Rose na ang... Tumigil ka. Hindi natin kailangan ng mga pamahiin na yun. Tumigil ka na yan. Habang tumatagal, nararamdaman ni Rose na papalapit ng papalapit na
ang araw na magkakasama sila muli ni Gino sa kamatayan. Tigilan mo na to. Rose! Rose, kailangan mong matanggap na wala ng anak natin. Patay na si Gino. Rose, naiintindihan mo ba? Patay na ang anak natin. Ano bang pinagsasabi mo? Buhay na buhay si Gino. Nagbalik na siya. Ito nga, naglalaro kami, oh. No, anak. Rose, patay na si Gino. Patay na si Gino. Rose, patay na si Gino. Rose, patay na si... Patay na si Gino. Kung bubuksan mo ang puso mo, makikita mo rin siya. Di ba, anak? Di ba? Kamukha ba ni Daddy yan? O, bago niya kami. Dali, hanapin kita. Ha? Ay! Ba? Ah! Dito ba? Dito ba? Rose? Rose? Rose, diyan ka ba? Rose? Halika na sa loob. Pumasok ka na. Ate, sige na. Rose. Rose, pasok na tayo. Rose! Rose! Rose!
Rose! Rose! Kuya, matagal ka pa ba? Uwi na tayo. Alasan pa. Wala na rin naman ako mauuyan. Si Marvin, mabubuo na ulit ang pamilya namin. Buksan ang ating isipan, harapin ang ating mga takot, dahil sa isang iglap ay may hiwagang magagala. Kaya, wag kukurap. Anong mundo ang masisilip sa iyong pagitlip? Ano ang kahulugan ng iyong panaginip? Kapag sa panaginip ay nakakita ka ng mga kumukurap na ilaw o isang maliwanag na ilaw sa gitna ng kadiliman, ano kaya ang ibig sabihin nito? Dahil ito'y iniuugnay sa paglalakbay patungo sa kabilang buhay, may paniniwalang ipinapahiwatig nito na parating na ang iyong kamatayan. Ayon din sa paniniwala, kapag sinundan mo ang ilaw ay hindi ka na makakalabas sa iyong panaginip. Ngunit ayon sa dream experts, maaaring nagpapahiwatig lang ito na may mga katanungan kang nais mong mapigyang liwanag. May mga bagay sa iyong buhay na nais mong mas lubos na maintindihan. O mga personal na problemang nais mong hanapan ng kalutasan.